ang tip ko sa mga lalaki. Tandaan nyo to lagi. Kailangan lumayo kayo sa altercations. Lumayo kayo sa gulo. Gagawin ko kayo ng examples. Naapakan yung sapatos mo? Natingin ang mali sa'yo? Maangas yung kausap mo? Nabunggo yung balikat mo? Huwag po kayong gagawa ng gulo. Do not escalate the situation. Let it go. Hindi po ikabababa ng pagkalalaki nyo kung hahayaan nyo na lang. Hindi po worth it na gawin yung big deal yan. Always remember this. Napakadali pong magyabang ngayon kasi malaya ka pa. Kaya mong gawin anuman ang gusto mo. Gusto mong magyabang? Gusto mong mapatunayan na astig ka? Gusto mong mapatunayan matindi ka? Napakadaling gawin yan ngayon. Pero nakita na ang kondisyon sa loob ng kulungan. Nako, magsisisi kayo na bakit hindi nyo nalang pinalampas yung nangyari. Kasi ano ba akala nyo? Pag gumawa kayo ng krimen, isang linggo bago nyo gawin yan? Hindi po. Normally, ang krimen, hindi naman po pinagpaplanuhan yan eh. Isang iglap lang, isang suntok lang, nasa presinto ka na. At magkaaroon na ng possible charges against you. At pag nabilanggo na kayo, pagsisisihan nyo lahat. Kasi mahirap po ang kondisyon sa loob. Yung right to privacy nyo po, yung freedom nyo to move, at yung iba pang mga rights na tinitake for granted nyo ngayon, magugulat kayo. Mawawala lahat yan pag nakulong na kayo. Kaya ito lang naman para sa akin. Ako po naging bata din. Dati na-offend din ako pag tinitingnan ako ng masama. Pero ito po ang na-realize ko. Hindi ikababawas ang pagkalalaki nyo kung hahayaan nyo yan. Kasi hindi naman dyan napapakita ang tunay na pagkalalaki. Mapapakita mo kung lalaki ka talaga, kung paano mong alagaan yung pamilya mo, kung paano mong palakihin yung mga anak mo. Hindi po sa pagiging siga. Yan ang isipin mo lagi.